pinagbibigyan ko na nga sila eh, syempre hindi naman ako tao lang ako na paano kayo nasabi? Natawa pa ang 34 anyos na si Simon Nicole De Leon nang maaresto siya ng mga pulis matapos mambato ng isang lalaking napadaan sa kanilang lugar sa Arnais Avenue, Makati. Katwiran ni Simon na insulto siya ng dumaan ng lalaki sa harap niya. Maulit nga ako eh. Inaasar ako eh. Ano ba sabi? Ganyan daw. Ano yung ibig sabihin? Bawo daw. Ano? Mabaho daw po. No, si kuya. Ano? Sa galit, kumuha siya ng malaking bato at ibinato sa lalaki na nakilalang si Roniel Abante. Gulat lang ako kasi parang biglang merong, biglang naan lang dito. Biglang may umano na mabigat, nangimay. Tapos nung nagbato yung nandun na paglingon ko, siya yung nakita ko na ano, na lalaki. Tapos papalapit sa akin, tumakbo na ako. Napunit ang damit ni Abante at namaga ang balikat ng tinamaan ng bato. Hinala niya. Modus lang ito ng suspect para sa iba pang masamang balak. Hindi lang hold up. Baka ako may bato pa. May bato pa rin. Mabuti na lang. May mga rumorondang pulis sa lugar. Kaya nahuli si Simon. Nakuha sa kanya ang isang ice pick. Meron kasing mga report na dati dyan na may mga nambabato ng mga dumaraan dyan sa area na yan. Kaya siguro yun na yung kasama sa iba sa mga grupo. No? So wala pa naman tayo nakikita na yun ay modus nitong kung yun yung mga nangoholda. Walong beses nang nakulong si Simon dahil sa kasong pangoholda. Pero katwiran niya, napikon lang siya sa pagkakataong ito. Kung may paliguan lang ako, hindi na maliligo ako araw-araw. Eh, wala na po. Wala nga po ang bahay. Uy, paliguan pa. Diba? Busog, masyadong malapit. Masyadong malapit ba? Hindi na sana kakasuhan ng biktima si Simon, pero imbis na makiusap ito, ganito pa ang naging tugon ng suspect. Sabihin niyo muna, makukulong na nga ako eh. Dapat siya nagsabi sa akin na sorry. Nahaharap sa kasong physical injury at paglabag sa BP6 o paggamit ng illegal bladed weapon. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5.